Natakam kayo, no? Madali lang yan, guys. Mga ingredients na kailangan natin ay patatas, broccoli, mozzarella cheese, chicken breast, butter, chili powder, pepper, asin, sriracha or ketchup, mayonnaise, and aluminum foil pambalot yan na hindi pang usok, legend lang ang nakakaalam nun. Unang gagawin natin, hugasan muna natin yung patatas. Siyempre, galing farm yan, madumi pa yan. Alam nyo ba guys, na itong recipe na to ay napaka-in-demand dito sa UAE? Kasi nga, karamihan sa kanila hindi nagra-rice. Hindi katulad nating mga Pinoy, hindi makakain ng walang kanin. Uy, aminin, nakakadalawang bulus ka, no? At yan guys, ilaga na natin ang ating patatas. Ngayon naman, maggagaya tayo ng ating chicken breast. Pwede siyang cube size o depende naman sa inyo kung anong gusto nyong sukat. Madali lang naman lutuin ang chicken na to. Pwede kayong gumamit ng ibang karne, pero kung vegetarian kayo, pwede namang purong veg lang. Ngayon, ilalagay na natin ang mga ingredients na pang-marinate sa chicken. Una, lalagay ko muna yung sriracha. Sunod, ang ating mayonnaise. Next, ang ating chili powder. Kung mahilig tayo sa maanghang, pwede nating maglagay tayo ng ating pepper. Lagyan ng asin. Halu-haluin hanggang sa ma-mix ito. Guys, kung hindi kayo gagamit ng gloves, dapat paniguraduhin malinis ang inyong kamay. Sige kayo, baka mamaya lalong umalat yan. Next na gagawin natin ay gayatin na ang ating broccoli. Gayatin ito ng maliliit. Dapat, ang gayat lang din ito ay kasukat na katulad ng paggayat nyo sa manok. O, bilisan ang paggagayat para hindi mainip ang mga nanonood. At yan, tapos na tayo guys. Ang next naman natin, lutuin na natin ang ating minarinade na chicken. Lagyan na natin ng tubig yung pinagbabada natin. Ilagay natin ito para hindi agad madry yung chicken. Again, bilisan ulit natin ang pagluluto para hindi mainip ang mga manonood. At yan, sa sobrang bilis, kumukulo na agad. Huwag ka mainip ha, basta manood ka lang hanggang dulo. Ngayon, lalagyan na natin ang toyo, pero kung gusto nyo, ilagay nyo yung jowa nyo na may toyo. Halu-haluin natin hanggang sa lumambot. Again, bilisan ulit natin ang paghahalo para hindi kayo mainip sa panonood. Sunod, ilagay na natin ang ating broccoli. Mabilis lang yan magluto guys ha, at saka mas maganda na hindi ito ma-overcook. Halu-haluin para mahalo. Ngayon, isunod na natin ang ating mozzarella cheese. Itong mozzarella guys, nagpapasarap at nagpapaganda ng texture para sa itatoppings natin sa ating mashed potato. Ayan guys, nagsisimula na siyang maging sticky. Diba guys, ang ganda niyang tingnan, yung parang nag-bake kayo. Itong recipe na to guys, pang-bake talaga siya. Nag-isip na lang kami ng ibang way kung paano siya lugagawin kahit walang oven. Yung pagluluto ng potato guys, depende kung gaano kalaki yung potato na gagamitin nyo. Para malaman nyo to, pwede nyo siyang tusukin. Pag alam nyo na malambot na yung loob, ibig sabihin na ready na to. Itong niluto namin, ready na siya, kaya hayuin na natin. Ngayon, gagamitin na natin yung foil kasi ayun yung ipambabalot natin. Madali lang tong balutin, basta sundan nyo lang yung gagawin ko. Una, irolyo, tapos ayan, i-fold yung gilid. Kailangan naka-close siya kasing close ng best friend mo. At yan guys, ilagay na natin sa malinis na plato. Gagamit nga pala tayo dito ng tong at kutsilyo. Hatiin na natin sa gitna.
O yan guys, huwag nyo masyadong iboka ha. Sunod, maglagay na tayo ng ating butter. Sunod, ilagay na natin yung ating mozzarella cheese. Depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo. Tapos, maglagay na tayo ng ating asin. Maglagay ng pepper. At maglagay ng chili powder. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, pwede nyo rin namang hindi lagyan ng chili powder. Ngayon, gagamit tayo ng ating tinidor panghalo sa ating potato. Galingan nyo yung pagmamash, ha? I-mash nyo na ng maayos, guys, para hindi matapon yung mashed potato natin. Baka mamaya, pearl na lang yung matira. Iwasang mapadiin para hindi mabutas ang pearl sa gilid. Again, bilisan para hindi ka mainip sa panonood. At yan, mukhang na-mash na natin ng ayos. Ngayon, ipaplate na natin at lilinisin na natin yung mga nasa gilid. Itupi-tupi natin yung foil natin sa gilid para mas maganda siyang tingnan at para may height yung toppings natin. At yan, nalinis na natin siya. Ngayon, ilalagay na natin yung niluto nating pang toppings, yung chicken with broccoli. At yan, ilagay na natin ng sakto lang sa ating pangangailangan. O diba, para na ring binake, no? Try nyo rin yan sa mga bahay nyo, guys. Napakadaling gawin, napakasarap, kainin. At yan, ready to serve na ang ating mashed potato with chicken and broccoli. At yan guys, huwag kayong magpapahuli. Salamat sa panonood. See you guys!